Samantalang sa loob ng interrogation room, wala pa rin tigil sa pagbuhos sa mga luha ni Ashley habang paulit-ulit siyang tinatanong ng police officer. Miss Maranan, hindi na kita pipilitin kung ayaw mong umamin na ikaw ang may kagagawan kay Mr. Johnson. Ngunit sinasabi ko na sa'yo, hindi basta-basta ang taong kinalaban mo. Isa siyang big-time human smuggler sa buong bansa at delikado ang buhay mo. Kung hindi ka makikipag-cooperate sa amin, kapag umamin ka sa lahat-lahat ng nalalaman mo, posibleng gagaan ang kaso mo. Namumula ang mga mata niya na umangat ng mukha at tiningnan ng masakit ang lalaking polis na kanina pa nag-iimbestiga sa kanya. Sinabi ko na kanina ang sagot ko sa tanong mo. Hindi ko kilala si Mr. Johnson at mas lalong walang nag-utos sa akin upang bawian siya ng buhay. Pinagtangkaan niya akong pagsamantalahan. Ano sa tingin mong gagawin ko? Self-defense ang nangyari at naniniwala akong buhay pa siya. Sinetap lamang ako. Mahina ngunit madiim niyang sagot. Kung hindi mo siya kilala, anong ginagawa mo sa room ng Skyward Hotel kung saan nandun din si Mr. Johnson? Tanong ng pulis. Tumahimik siya sandali, batid niyang nakakahiyang aminin ang totoong rason kung bakit siya pumunta ron. Pero kailangan niyang magsabi ng totoo. Nandun ako upang makipag-meet sa boyfriend ko dahil may usapan kami. Naibibigay ko sa kanya ang aking pagkababae kapalit ng pagsalba niya sa kumpanya ng mga magulang ko. Ngunit hindi ko inaasahan na si Mr. Johnson ang pupunta ron. Pilit niyang pinipigilan muli ang kanyang emosyon upang huwag bumagsak ang mga luha niya. Nandito siya ngayon sa loob ng kulungan dahil sa maling desisyon na ginawa niya. Binigay niya ang kanyang buong tiwala kay Kevin sa pag-aakalang hindi nito magagawa sa kanya ang ipagkanulo siya. Ngunit nakita namin ang mga text messages mo kay Mr. Johnson. Siya ang katext mo nung pumunta ka sa mismong hotel at hindi si Mr. Kevin. Paano mo ipapaliwanag na hindi kayo magkakilala? Matagal siyang hindi nakagalaw matapos marinig ang sinabi ng pulis. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Bakit napunta kay Mr. Johnson ang mga messages niya? Malino sa kanyang alaala na si Kevin ang katext niya dahil hindi naman niya alam ang numero ni Mr. Johnson. Hindi na siya sumagot pa sa pulis. Kahit anong gawin niya, hindi rin naman ito maniniwala. Wala siyang laban dahil may ebidensya na siya ang may kagagawan kay Mr. Johnson. Nang makita ng pulis ang pananahimik niya at wala nang plano na magsalita, nagpakawala na lang ito ng buntong hininga at itinitiklop ang record book. Tinapunan muna siya nito ng nanghihinayang na tingin bago muling nagsalita. Miss Maranan, may panahon ka pa upang maghanap ng magaling na abogado. The hearing of your will be held in the next 2 weeks. Matapos sabihin yun, agad na itong lumabas ang silid. Saka palang pinakawalan ni Ashley ang mga luha niya nang makitang lumabas ng pulis sa interrogation room. Ilang sandali pa, pumasok na rin ang 2 pang pulis at muli siyang inilipat sa loob ng selda. Habang hawak sa rehas na bakal, paunti-unting bumagsak na naman ang mga luha niya. Saan nga ba siya kukuha ng abogado? Kayong kahit pamilya niya, itinakwil na siya. Hindi rin niya kilala kung sino ang tunay niya mga magulang. Ni hindi niya nga alam kung paano siya napunta sa daddy niya. Natsuhin pala niya. Hoy miss! Tawag sa kanya ng isang babae na tinatawag nila Tibo. Pinasadaan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi niya to pinansin. Nanatili lamang siyang nakatayo at nakakapit sa rehas na bakal. Habang wala pa rin tigil sa paglandas ang kanyang mga luha. Minsan natanong niya sa sarili kung deserve ba niya ang parusahan ng ganito. Paano ba siya nagkamali? Saan ba siya nagkulang? Bakit kailangan niyang maranasan ang ganitong kasakit? Hoy, bigay ka ba? Kanina pa kita nakausap ah! Muntik na siyang matumba ng marahas siyang hinila ng babaeng Tibo upang harapin niya. Malaki ang pangangatawan nito at halatang hindi bubuhayin ang sinumang lalaban. Nako, kawawang babae. Sa tingin ko nasa 20 pa lang ang edad niyan. Sayang kung tatapusin lang ni Tibo. Yun pa naman laging ginagawa kapag may bagong preso. Palibhasa may kapit sa taas. Hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang usap-usapan ng mga kapwa niya preso sa loob ng kulungan. Inaasahan na ng mga ito na hindi siya makakatayo pagkatapos ng gagawin ni Tibo sa kanya. Gayunman hindi siya natatakot. Sa lahat ng pinagdaanan niya, hindi na siya natatakot mawala at ipagpapasalamat pa nga kanya kay Tibo kung ito mismo ang tatapos ng paghihirap niya. Tinapunan lang niya ito ng matalim na tingin at muling humarap sa rehas sa bakal dahilan upang magalit ito sa kanya. Aba, matapang ka ha? Galit nitong pinaharap siya. Marahas siya nitong pinaharap at sinuntok sa kanyang sikmura. Pakiramdam niya,
Mawawala siya nang wala sa oras dahil sa sobrang sakit. Buong araw siyang walang kain. Kaya literal na walang laman ang kanyang tiyan. Ano ha, lalaban ka? Sige, subukan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Narinig kong nabawian ng buhay ang big-time human smuggler ng dahil sa'yo. Tingnan natin kung ubray ang katapangan mo sa akin. Muli siya nitong susuntukin sa kanyang sikmura, ngunit mabilis niya itong naiwasan. Sa halip, hinila niya ang kamay nito upang doon tumama sa rehas na bakal. Dahilan upang mapasigaw ito sa sobrang sakit. Lahat ng nanood sa loob ng selda nila ay tumayo bigla. Hindi makapaniwala sa ginawa niya. Siya lang ang tanging nangahas na lumaban kay Tibo na matagal nang nagpapahirap sa kanila. Dahil sa ginawa niya, mas lalong naghalit si Tibo. Namumula ang pisngin nito at inunat ang kamay na tumama sa bakal. Nang makita niyang muli na naman itong aatake, para sa pangalawang suntok na pwedeng tumama sa mukha niya, mabilis siyang dumausdos pababa kaya muling tumama ang kamay nito sa bakal na kasalukuyang nasa likuran niya. Nang makitang hindi pa ito nakahuna, dahil sa sobrang sakit ng kamay nito na muling tumama sa bakal, buong pwersa niyang tinadyakan ang tuhod nito kaya agad na nagpabiling-biling ang katawan nito at natumba. Nilapitan niya ito at gumanti rin ng maraming suntok sa tiyan. Maririnig ang hiyawan ng buong preso sa loob ng kanilang selda, maging sa kabilang selda na kasalukuyan ring nanonood ng away nila. Wala na siyang pakialam sa mga ito. Durog na ang buong pagkatao niya. Nasaktan na siya both physically and emotionally. Para saan pa na hindi niya gagamitin ang natutunan niya sa military camp? Noon, isang beses, nagluluto siya sa kusina at kasalukuyan siyang humihiwa ng sibuyas nang biglang ginulat siya ni Anna mula sa likuran. Nang humarap na siya rito, nagulat siya na nakasaksak na ang matilos na bagay sa tiyan nito. Hindi niya alam kung paano nangyari yun ng ganong kabilis. Ngunit alam niyang hindi siya ang may gawa nun, kundi si Anna mismo sa sarili niya. Wala siyang nagawa nung pinarusahan siya na kanyang ama. Pinapili siya kung saan niya gustong magdusa ng kasalanan niya. Isang taon sa kumbento ba o sa military base camp? Dahil nandoon ang Tito Greg niya na kapatid ng daddy niya, mas pinili niyang magdusa sa military base camp at sa loob ng isang taon, natutunan niya kung paano lumaban. Watch out! Nanumbalik siya sa kanyang sistema nang marinig ang sigaw ng mga kasamahan niyang preso. Saka pa lang niya na-realize na may hawak na palang patalim si Tibo at hindi maipinta ang mukha nito habang galit na nakatingin sa kanya. Lagot ka sa akin! Sigaw nito at mabilis ang mga kamay na sinusugod siya. Mabuti na lang at agad siyang nakakaiwas. Narinig niya ang pagsilbato ng jail guard sa gawin ng kanilang selda, kaya napatigil sila ni Tibo sa pag-aaway. Mabilis namang bumalik sa normal ang lahat na parang walang nangyari. Ngunit hindi pa rin maalis ang masamang tingin ni Tibo sa kanya. Umabot ng 2 linggo hanggang sa sumapit na ang araw ng kanyang paglilitis. Tanging abogado lamang mula sa public attorney's office ang nagsisilbing tagapagtanggol niya. Ngunit ano ba ang aasahan niya? Wala siyang panama sa abogado ng kampo ni Mr. Johnson at marami silang inilatag na ebidensya na siya ang dahilan ng pagkawala nito. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang hatol sa kanya na habang buhay na pagkakakulong. Samantala, kasalukuyang pumipirma si Liam ng mga nakatambak na dokumento sa ibabaw ng lamesa niya nang pumasok si Brian, ang kanyang personal assistant. Sinulyapan niya ito at muling itinuo ng atensyon sa mga pinirmahan. Any news? Tanong niya. Alam niyang ilang linggo na si Brian na wala sa opisina niya dahil hinanap nito ang babaeng pinapahanap niya. Naintindihan naman niya na hindi ganun kadali ang paghanap ng babaeng yun. Dahil lamang sa kwintas. Boss, doon ako galing sa Skyward Hotel na tinutuluyan mo sa tuwing may babae ka. Pinacheck ko sa CCTV kung sino ang huling babae na pumasok sa silid mo. Ang nakapagtataka dahil wala na yung footage ng oras kung kailan siya pumasok ng gabing yun. Babalik pa ako ron bukas kapag na-retrieve na nila ang naburang video. Pagbibigay alam ni Brian. Don't wait for tomorrow. Do it now. Sagot niya habang pumipirma dahilan upang mapaawang muli ang labi ng assistant niya. Kung alam lang nito na pinipigilan niya lang ang sarili niya na magalit dahil malapit nang mag-isang buwan ang paghanap niya rito. Maliban kay Brian, lihim pa rin siyang nag-hire ng agent upang hanapin na rin ang babae na huling ikinaman niya. Simula ng makaniig niya ang babaeng yun, wala nang ibang hinahanap ang katawan niya kundi ang babaeng yun. Hindi niya alam sa sarili kung bakit siya nagkakaganito. And he hates the fact na ang babaeng yun ang laging laman ng isip niya.
Minsan gusto na niyang isapubliko ang babaeng nagmamay-ari ng kwintas. Ngunit ayaw naman niyang ulanin siya ng mga mapagpanggap na babae para lang pumasok sa buhay niya. Ayaw naman niyang malaman ng mami niya ang tungkol dito. Tiyak na ayaw nito sa babaeng yun. Halata ang stress sa mukha niya nang isinandal niya ang ulo sa headrest ng kanyang inuupong swivel chair. What? Tanong niya kay Brian nang hindi pa rin ito umalis sa harap niya. Tila nahimasmasa naman si Brian nang marinig ang boses ng boss niya. Oh, okay. Right away, boss. Sagot niya rito. Hindi nito maintindihan kung bakit atat ang boss niyang makita ang babaeng isang gabi lang nitong nakanig sa kama. Wala ba itong plano na pagpahingahin siya? Si Madam Amanda na papasok sana sa opisina ni Liam ay sandaling natigilan ng marinig ang pinag-uusapan ng dalawa sa loob. Matalim ang kanyang mga mata na kinuha ang cellphone niya at tinawagan ang kanyang tauhan. Hindi pwedeng maunahan siya ng kanyang anak sa paghahanap ng babaeng yun. Lahat ng mga babae na kinakama nito, sinusubaybayan niya dahil ayaw niyang mabuntis sa mga ito at bigla na lang lilitaw sa harapan ng anak niya upang ipaako ang bata. May akses siya sa hotel na tinutuluyan ni Liam kapag may babae ito. Sisiguraduhin niyang hindi na nito matatagpuan pang babae. Ilang buwan ang lumipas. Tumunog ang balita na nasunog ang kulungan kung saan nakulong si Ashley. Mami, wala na si Ashley. Ayon sa informant ko. Tuwang-tuwa si Anna habang sinasabi yun sa kanyang ina na prenteng nakaupo sa veranda at nagkakape. Umarko pataas ang labi ni Layla. Mabuti. Wala lang sagabal sa mga plano natin. Pwede na nating angkinin ang kumpanya na ipinamana sa kanya na kanyang ina. 5 years later. Ladies and gentlemen, welcome on board flight 5B7, which is going from San Francisco to the Philippines. We are currently third in line for takeoff and should be in the air in about 7 minutes. Please fasten your seatbelts and secure any luggage underneath your seat or in the overhead compartments at this time. We also request that your seats and table trays be upright for takeoff. Turn off all your personal electronic devices, including laptop computers and cell phones. Smoking is not permitted during the flight. Thank you for your interest in Top World Airlines. Have a safe and enjoyable flight. Relax na isinandal ni Ashley ang likod sa bahagyang nakahiga sa upuan niya. Gusto niyang umidlip muna sandali dahil wala pa siyang pahinga. Bagamat pag-aari niya ang Top World Airlines, meron siyang pribadong cabin sa loob ng eroplano kung saan relax silang nakakapagpahinga ng anak niya. Mommy, will I ever see my dad in the Philippines? Nakaidlip na siya nang muling mapadilat, matapos marinig ang tanong ng anak niya. Akala niya nagkakaintindihan na sila nito. Sam, I thought we'd talk about this already. Am I not good enough as your mommy and daddy? Malambing niyang sagot rito at kinudlitan ng kanyang daliri ang tungki ng ilong ng anak niya. Of course, I understand you, mommy. I don't need daddy. Only you are enough for me. Nakangiti nitong sagot at iniunat ang maliit na kamay upang maabot ang pisngi niya. Sobrang lambing nito, bagay na hindi niya magawang magalit rito kapag sinusuway siya. Alam na alam talaga nito kung paano siya lalambingin. Sit back and relax. Close your eyes. When you open them, we're already in the Philippines. Sinunod naman ni Sam ang sinabi niya. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. Kung may nangyari man sa nakaraan na hindi niya pinagsisisihan, yun ang pagdating ng anak niya. Kahit bunga ito ng maling desisyon na ginawa niya noon, pinasasalamatan pa rin niya ang Panginoon dahil binigay pa rin ito sa kanya. Hindi nito hinayaan na mawala ang anak niya noong araw na akala niya mawawala na siya sa loob ng kulungan. Minsan kapag naalala niya ang kanyang malagim na nakaraan, sumisikip pa rin ang dibdib niya. Agad niyang pinigilan ang nagbabadyang luha at binaling ang tingin sa labas ng bintana ng kanyang cabin. Napapalibutan sila ng makapal na ulap. Ulap na kasing labo ng lihim ng kanyang nakaraan. Hindi pa sana siya handa na bumalik, ngunit sadyang tadhana na rin ang gumawa ng paraan upang kanyang balikan at muling buksan ang kaso ng kanyang nakaraan. Pagbabayarin niya ang mga taong nag-set up sa kanya. God knows kung ano ang hirap na pinagdaraanan niya sa loob ng kulungan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. 5 years ago, nanganak siya nang wala sa oras dahil sinunog ang kanyang selda. Tanging narinig lamang niya, may-ari ng Cass Group of Companies ang nag-utos para mawala siya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na yun. Dahil yun ang araw kung kailan siya nawala. At ngayong araw na to ang anniversary yun ng pagkawala niya. Ito rin ang araw na kanyang gugulantangin
ang lahat sa muling pagkabuhay niya. Ladies and gentlemen, Top World Airlines welcomes you to Manila Ninoy Aquino International Airport. Local time is 7:25 a.m. For your safety and that of those around you, please remain seated with your seatbelt on and keep the aisle clear until we have parked at the gate. Thank you. Mommy, have we arrived in the Philippines? Nagising siya nang maramdaman ang pagkalabit ng anak niya. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya habang nagbabalik tanaw sa nakaraan niya kanina. Tinignan niya ang oras sa wristwatch, 7:30 na ng umaga. Tamang-tama dahil ito rin ang oras na sinabi niya sa matalik niyang kaibigan na sunduin sila. Tanging kaibigan lang niya ang nakakaalam ng lahat sa buhay niya at ito rin ang nagkwekwento sa kanya ng mga nangyayari sa Pilipinas. Suot ng kanyang itim na sunglasses, ang itim na above-the-knee spaghetti dress at pinatungan na rin ang itim na blazer. Bumaba siya ng eroplano habang kapit kamay ang anak niya. At katulad niya, naka-all black na rin ito, nakatulad sa suot niya. At kahit hindi niya sabihin, alam niyang sa kanilang magina na nakatingin ang lahat ng mga passengers na kanilang madaraanan sa loob ng airport. Paano sila hindi titingnan? Gayong mother and daughter pair sila sa kanilang all black na kasuotan at pares na high heels. Isang luggage lang ang dala niya habang ang kanyang anak, parang dalagang maliit na rin kung titingnan dahil naka half inch na rin ang heels ng black shoes na suot nito. Minsan nag-aaway pa sila dahil 5 years old pa lang ito ngunit puro na may mga heels ang hilig suot. Noong una nagagalit siya dahil sa mga sinusuot nitong high heel shoes ngunit unti-unti na rin siyang nasanay rito. Ashley! Napalingon siya sa gawin ng babaeng sinigaw ang pangalan niya. Joanne! Ganting sigaw rin niya at excited na sinalubong ng yakap ang kaibigan sa waiting area. Wow! Ito na bang inaanak ko? Nakangiting wika ni Joanne at hindi makapaniwala ang mga mata habang tinititigan si Sam mula ulo hanggang paa. Godmother, I know I'm pretty but will you keep looking at me? Won't you at least hug me like you and mommy did? Nakapamaywang na wika ni Sam habang nakatingala sa ninang Joanne niya. Tila na himasmasa naman si Joanne at nakangiting niyakap ang inaanak. Bakit bang daldal mo na ngayon, bata ka? Usal nito na halata ang pangigigil sa inaanak. Dati nung pumunta siya sa San Francisco, 1 taon pa lang to. Ngayon ubod na ng talino at kakulitan. Godmother, are there many handsome men here? Bulong ni Sam sa tenga ni Joanne dahilan upang magsitayuan ng balahibo nito. Nanlaki ang mga mata nito na binalingan si Ashley. OMG Ashley, ano itong mga pinagsasabi ng anak mo? Napatawad na lang si Ashley dahil sa reaksyon ng kaibigan. Karga pa rin ito si Sam hanggang makarating sila sa sasakyan. Sanay na siya sa anak niya. Palagi kasi itong nanonood ng mga action movie basta gwapong lalaki ang bida, hindi ito kumukurap. Kaya siguro nito natanong kung marami rin gwapong lalaki sa Pilipinas. Hindi na lang niya pinansin ang dalawa na ngayon nagbabangayan na. Don't be easily attracted to handsome men. They are not worthy, saad ni Joanne, bagay na ikisinamangot ni Sam. Life is boring when there are no handsome men to be seen. Sagot nito, halatang hindi nito gusto ang sinabi ng ninang niya. Handsome men are unfaithful, sagot ulit ni Joanne. Wala na rin kasing tiwala sa mga lalaki matapos malaman ang nakakilabot na nangyari sa best friend niya. Hanggang ngayon nakokonsensya pa rin siya sa tuwing naiisip na wala siya sa tabi ng best friend niya noong mga panahon na kailangan siya nito. Nasa States kasi siya at 1 taon na nagbakasyon doon sa lola niya. And that is why you remained an old maid, sagot rin nito na nagpagising sa diwa niya. Abot! Ay nako Ashley, merong babatas na pwedeng bawiin ang pagiging ninang sa inaanak? Ayoko na nitong anak mo, masyadong matabi lang dila. Kunyari naiinis na wika ni Joanne, ngunit walang pakialam si Ashley. Sa halip masarap na ang tulog nito, habang siya ay nakikipagbangayan pa rin sa inaanak niya na hindi niya alam kung kanino nagmana. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa mansyon na ipinagbili ni Ashley sa kanya. Bes, sabihin mo nga kung hindi mo nagustuhan ang villa na to at papalitan ko. No, it's okay. Agaw niya sa sinabi ng kaibigan. Mataman niyang pinagmasdan ang buong villa. Nagustuhan niya to. Golden green ang Bermuda grass na nakapalibot sa mansyon. Ang hardin ay puno ng iba't ibang klase ng orchids na halatang nanggaling pa sa iba't ibang bansa. Mayroong mga nagliliparan na iba't ibang kulay ng mga paru-paro na mula sa maliit, malaki at katamtaman lang ang laki na kung titingnan ay parang isang pamilya.
Mayroong magkatabi na swimming pool na para sa pambata at sa mga katulad niya. Maganda, super kong nagustuhan. Mayroong peace of mind dahil malayo sa syudad. Natutuwang saad niya. Pumasok na sila sa loob ng mansyon. Sumisigaw sa tuwa ang anak niya nang makita ang iba't ibang laruan. Sa playroom nito, nakatabi lang ng kanyang kwarto. Maraming Barbie dolls mula maliit hanggang sa pareho nitong kalaki na sumasagot sa kanyang anak kapag nagsasalita. Malapad siyang umiti habang nakatingin sa anak niya. Wala siyang ibang gusto, kundi ang ibigay ang lahat ng makakapagpasaya rito. Ano ngayon ang plano mo? Nakabalik siya sa kanyang sistema nang marinig ang tanong ni Joanne. Sisimulan ko na ang trabaho ko sa Cass Group of Companies bukas. Buong pa siya niyang sagot. Sigurado ka na ba dyan? Paano ang kumpanya mo sa San Francisco? Hindi ka ba nahihirapan kapag... No, nakahanda na akong gawin to. Bago ko tanggapin ang alok ng Cass na maging business consultant nila, sinigurado ko muna ang lahat sa sarili ko kung kaya ko na. Ngayon nakahanda na ako. Isa tong opportunity para sa akin upang malaman ko kung sino ang nag-set up sa akin 5 years ago. Kinabukasan, maaga pa siyang naghanda para sa magiging unang araw niya sa Cass Group. Dahil wala pa siyang pwedeng pag-iwanan ng kanyang anak, minabuti na lang niyang isama ito. May trabaho na rin kasi si Joanne, kaya nahihiya na rin siyang abalahin pa ang kaibigan. Sam, kapag nagtatrabaho na si Mommy, make sure na behave ka rin, okay? Saad niya sa anak. Nag-squat siya at inayos ang suot nitong cocktail dress na talagang halata na anak mayaman. As usual, nakasuot na naman ito ng half-inch nitong sandals. Yes, Mom, I promise. Dagtas pa ito ng kamay bago siya halikan ng smack sa labi. Nakangiti naman siyang tumayo at hinawakan ang kamay ng anak. Isang simpleng knee-length short sleeve dress lang ang suot niya. Ayaw niyang ipahalata ang totoong background niya at baka masira pinaplano niyang pagtuklas kung sino ang nagtangka sa buhay niya. Nagtaksi lamang siya. Mamaya na lang siya bibili ng mumurahing kotse para maging madali at safe ang transportasyon nila ng kanyang anak. Cass Group of Companies. Pareho silang nakatingala ng kanyang anak habang nakatingin sa nagsusumigaw na pangalan ng Cass Group na nakadikit sa pinakatuktok ng company building. Abot hanggang 58th floor, ang taas nito na kapag tumingala ka, parang langit na rin ang tinitingala mo. Wow, he's so handsome! Sabi ni Sam na napalingon din sa kanya. Tiningnan niya rin ang direksyon kung saan nakatingin ang mga mata nito. Isang gwapong mukha ng lalaki ang kanyang nakita. Nakayang paluhurin ang sinumang babae sa isang tingin lang. Daig pa nito ang mga Hollywood actor ng Amerika at kapag ihanay ang lalaking ito sa mga artista, siguradong itong nangunguna. Liam Castillo. Nakakuyom ang kanyang kamao habang binabasa ang pangalan ng gwapong mukha ng lalaki na nakabalandra sa malaking billboard sa gilid ng highway sa harap lang mismo ng kumpanya nito. Kung may kinalaman ka man sa mga nangyari sa akin noon, sisiguraduhin kong babagsak ka kasamang kumpanya mo. Sabi niya sa sarili. Malinaw sa alaala niya ang sinabi ng mga lalaki bago siya mawala ng buhay sa loob ng kulungan. Kasabwat ang Cass sa pagkawala niya. Muli niyang hinawakan ang kamay ng anak upang pumasok na sa loob ng Cass building. Wait, why do I look like him? Tanong ng kanyang anak habang titig pa rin sa billboard ni Liam. Hindi naman niya maintindihan kung bakit bigla siyang kinabahan. Anak, halika na, may trabaho pa si Mommy. Hindi na niya pinansin ang sinabi ng kanyang anak. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ngunit hindi pa man sila nakakarating sa entrance ng Cass Group. Bigla na silang napahinto nang marinig ang taong tumawag sa pangalan niya mula sa kanyang likuran. Ashley? Bakas ang pagkagulat at pamumutla ng dalawa nang lumingon siya. Mapanguyam siyang umiti sa mga ito. Hindi niya inaasahan na makikita niya sina Kevin at Anna ng ganito kaaga. Anong buhay ka? Namumutlang tanong ni Anna, bakas ang hindi makapaniwala sa kanyang anyo. Bakit Anna? Sino ang nagsabi na wala na ako? Puno ng laman ang tanong niya. Matutuklasan na kaya agad ni Ashley kung sino ang nag-set up sa kanya? Konektado kaya ito kay Liam Castillo?